hindi ah, kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng ama, vice versa. Ha? Eh mga kaibigan eh, para ho yun sa pagliligtas ng Diyos sa araw ng paghukom. Hindi ho yung patungkol sa batas ng tao. O, eh, limbawa, nagnakaw ako. Ipinasa ko yung ninakaw ko. Ibig mo sabihin, wala nang krimen yung pinagpasahan ko ng nakaw. May krimen yun. Mga kayo, yung magbenta ka nga lang eh, yung fencing eh, meron yun eh. Kasi nasa iyo yung ebidensya eh. Yung katunayang ninakaw. Nakanino? Di ba na kay Bongbong? At sa pamilya nila, sa nanay niya, sa mga kapatid niya. Huwag niyo nga kaming bulahin. Ha? Huwag kayong magpanggap. Pati ang salita ng Panginoon Diyos, eh, binabaluktot niyo eh. Ganyan daw yung tao pagka inaalisan ng liwanag ang isip. Mga kaibigan, ano ibig sabihin nun? Pinapagdidilim. Bakit? Sa kasakiman eh. Yung nagsasabi niyan, ang laki ng pinapakinabang. Nakapagninegosyo, may PR, ha, mga kaibigan, oh, bakit hindi sila magpapakamatay? Eh, may relihiyon naman sila, pero ang sinasamba na nila ngayon, yung nagpapayaman sa kanila, di ba? Oh, tulad si Bongbong Marcos. Ibo-broadcast ba nila sa radyo yan kung hindi nagbabayad yan? Di ba? Alam nyo, kung akusahan nyo yung media na binabayaran, mas paniniwalaan ka kung ang nagtatanggol sa walang hiya, eh, ang pinagtatanggol niyang walang hiya, yung kilala sa larangan ng panunuhol, di ba? At larangan at sila ang nasa puder ng kapangyarihan na gawin yun. Di ba? Oh, ganun po yun eh. Pero yung hindi namang makapangyarihan yung pinagtatanggol mo. Katulad ko, volunteer ako eh. Voluntaryo ko at ginagawa ko naman ito hindi para kay Robredo. Diba? Ginagawa ko ito dahil mahal ko ang bansa natin. Mahal ko yung bansa ko. Mahal ko rin yung kapwa ko. Dahil alam ko, kahit pagbalibalik ta rin mo man yan, eh si Robredo lang ang merong sapat na kakayahan para siyang mamuno bilang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Para sa pagliliwanag ulit, ha, pag sinasabi nila na ang kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng ama, vice versa, totoo yun. Pero, mga kaibigan, totoo yun sa paghatol ng Diyos, ha, sa tao kung ikaw ay maliligtas pagdating ng araw ng paghukom o hindi. Para doon po sinasabi yun. Pero itong sinasabing kasalanan ni Marcos, bakit naging kasalanan ng anak at ng kanyang pamilya? Sapagkat krimen ho sa batas natin yan eh. Yung pagnanakaw, di ba? Na kailangan mong panagutan. Una, nasa inyo yung perang ninakaw ni Marcos. Walang kinalaman dito yung sinasabi ninyo na ang kasalanan ng ama ay kasalanan ng anak. Tell it to the Marines, sabi nga. Hirap sa inyo eh. Gumagamit pa kayo ng talata sa Biblia, sumisitas pa kayo eh. Eh, ba't mo naman nasabi yan? Eh, kasi yun, nasa Biblia rin yan eh.
Si Satanas din eh, sumisitas eh. Diba? Mga kaibigan eh. Gumagamit din si Satanas ng ano eh, ng talata sa Biblia. Mga kaibigan, kung matanda ninyo dun sa mga nakakapakinig ng mga salitang galing sa Biblia at saka yung nagbabasa ng Biblia, eh hindi ba sinubok ng ni Satanas si Kristo nung nag-aayuno si Kristo? Ha? Sabi niya eh, sinabi ni Satanas eh, kung ikaw ang anak ng Diyos, ha? Eh gawin mong tinapay yung bato. Di ba? Kasi alam niya, may kapangyarihan si Kristo eh. Di ba? Nagawin yun eh. Mga kaibigan eh. Oh, pero hindi sinunod ni Kristo yun. Isipin ninyo, kaya niya ginawa ni Satanas yun, matalino si Satanas eh. Bakit? Kasi nag-ayuno eh, nagugutom eh. Di ba? Oh, ginawa niya, gusto niyang gawin patay gutom si Kristo. Oh, may sinabi si Kristo eh. Ano sabi ni Kristo? Nasusulat anya na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa salita ng sa salita ng Panginoon Diyos. 'Di ba? Oh, tumigil na ba si Satanas? Ha? Sa panunukso kay Kristo? Hindi. Ang sabi ni Satanas, oh, eh, nakikita mo ba niya yan? Dinala siya sa tuktok ng bundok eh. Pinakita sa kanya ang buong mundo. Oh, yan, anya. Lahat ng kaharian na yan, ibibigay ko sa kapangyari sa'yo. Sumamba ka lang sa akin. Ano sabi ni Kristo? Nasusulat na sa Panginoon Diyos mo lamang ikaw sasamba. Di ba? Oh, tumigil na ba? Hindi, may isa pa eh. Ano sabi? Tumalong ka niya. Sabi ni Satanas. Tumalong ka. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ha? Eh, kwan, di ba, merong kasing talata sa Biblia na iingatan ng Diyos para hindi matisod si Kristo, eh, iingatan yung kanyang, para hindi siya matisod ng bato. Ginamit ni Satanas yung talatang yun kay Kristo, pero binago niya. Mga kaibig, ganyan ang demonyo. Oh, kaya yung nagsasabi niyan na pag-aralan nila yung sinasabi nilang yun kay Satanas. O kaya ginagamit na nila yan sapagkat nakabenta na siguro kaluluwa nila kay Satanas, mga kaibigan, dahil sa pakinabang, eh kaya binabaluktot na nila yung aral ng Diyos. Huwag kayong paloloko sa ganun. Yung sasabihin eh, kwan, hindi kasalanan na. Iyon ay sahatol ng Diyos yun. Ha? Sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Hahatulang ka sa sarili mong kasalanan. Oh, doon ka tutuusin. Oh, mga kaibigan. Eh kung sabihin ko rin, nakasulat din sa Biblia, na ano? Diba, nakasulat din dyan, na ang magulang ay pinapananagot sa kanilang mga anak. O, ibig mo sabihin eh, magka-conflict yun? Ha? Ba, hindi. Pananagutin ka, ha? Dahil sa pagkukulang mo sa iyong mga anak. Oh, di ba? Sa pag-aruga. Oh, pero hindi ka pananagutin dahil kasalanan ng anak mo yung ipinapananagot sa iyo. Oh, kita na ninyo, mga kaibigan. Kaya
Kalukuhan pong malaki yun. Paglapastangan yun sa salita ng Diyos na kinakaladkad nila sa pagkakaperahan nila. Mga kaibigan, dahil ang pagnanakaw, bagamat yan ay pinagbabawal ng Diyos, o tanungin mo siya, tanungin mo yung nagsasabi niyan. Tanungin mo sila kung ang pagnanakaw ay hindi masama sa mata ng Diyos. Masama sa mata ng Diyos yan. Hindi ba? Kasama nga yan sa 10 utos eh. Mga kaibigan eh. Hindi ba? Oh, pero, ang sangkatauhan ay meron ng sariling mga batas na ginawa. Kaya nga sinasabi noon ni Kristo na ibigay mo yung kay Cesar, at ibigay mo yung sa Diyos, ang sa Diyos. Hindi ba? Oh, mga kaibigan, nagdudunong-dunungan lang yun, nagpapalaki ng tara kay Bongbong Marcos, yung mga nagsasabi noon. Hindi totoo yun. Oh, tinan mo, gagamit kayo, mauwi sa relihiyon yan. Di ba? Mauwi. Eh, mabuti na lamang. Kahit papano, meron tayong bahagyang nalalaman tungkol sa Biblia. Eh kung wala, hindi na kayo makasagot. Di ba? Oh, yun ang totoong tamang sagot dyan. Mga kaibigan, kasi nabubulol yung iba. Natataranta pagka yung ano na, nababasa ko sa ano eh, sa mga post nila. Ang sabi niya ni ganito, kasalanan ng ama. Eh, nagnakaw yan. Hindi nila may paliwanag. Sabihin mo, hindi yan para dyan. Yung sinasabing kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng ama, eh, totoo yun. Hindi ko sinasabing di totoo yun, at totoo yun. Pero yun ay pagdating ng araw ng paghuhukom. Oh, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Ako na lang, 'di ba? Mga kaibigan, hindi ko na ginagamit ang sarili ko diyan. Kasi kuwano eh, ha? Baka sabihin ni personal, hindi ho, nagkakamali kayo. Sila ma, itong mga pamilya ni Marcos, mga walang kwentang tao yan. Ha? Katulad nitong sinasabi ko sa inyo, ito hindi nyo maririnig sa iba ito. Ha? Itong kakilala natin at kaibigan natin nakausap ko, ginamit siya nitong si Imelda. Pati itong si Babes Romualdez na ambassador ngayon. 'Di ba? Sa Amerika, 'di ba? Sa Washington. Ginamit siya niyan at ito ang pinaka handler niya ay si Babes Romualdez. Mga kaibigan, yung ambassador ngayon ni Digong nyo sa Washington. Alam niyo kung paano siyang ginamit? Itong taong ito na sinasabi ko sa inyo, siya po ang trabaho niya nung araw dito ay isa siyang entertainer. Entertainer na gumagaya ng mga boses. Ah, yung impersonator. At ang pinaka nagagaya niyang boses, si Marcos. Oh, ito ah. Hindi nyo marinig sa iba itong kwentong ito. Ngayon, kinontak siya nitong Babes Romualdez na ito. Sapagkat gustong makakuha ng pera na naiwan nila itong si Imelda. Kanino? Kay Manda Elizalde. Yung may-ari ng DCRH. Ha? Ginamit nila yung boses nito. Natatakot nga raw siya dahil baka matunugan siya. At ito namang si
Babes Romualdez, ewan ko kung sino yung, kung siya mismo o may ginamit sila ibang tao para magpakilalang sila yung aide ni Marcos. At si, itong kakilala natin ay si Marcos. Ginamit siya, madalit sabi, malaking pera pinag-uusapan dito. Kinuwento niya sa akin. Pinangakuan siya na bibigyan siya kapalit nung ginawa niyang yun na magpanggap siya bilang Marcos sa telepono. Eh, wala pang cellphone nun eh. Di ba? Telepono pa nun eh, mga kaibigan. Sipin ninyo yan. At marami pa hong kaming napagkwentuhan. Eh, mga diehard Marcos yun eh. Kaya nga, paborito niyang gayahin boses yung si Marcos eh. Mga kaibigan eh. Oh, ewan ko, kung pagbibigyan niya tayo, isang araw ka ako, eh, makausap natin siya dito sa ating programa. Hanggang dyan muna yung ating kwento. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na